Hello guys, welcome back pong muli sa akin channel. So andito tayo ngayon sa panibagong vlog. So itong vlog na to ay reaction video, no? Reaction content about dun sa isang Filipino construction worker na katulad ko. At sa totoo lang, yung videos na yon na dumaakin sa aking newsfeed sa Facebook, katrabaho ko yon, ka-work ko yun. Isa kami ng kampaning nabibilangan, no? So umabot na siya ng 1.4 million views as of now. Tinecheck ko ngayon sa Facebook, marami na rin nag-share. So ayan yung videos ni Ronnie Laurieto na nag-upload ng videos na ang ulam niya, isang pirasong itlog, kinain niya yung kalahati kaninang umaga at lunch break kalahati dahil daw sa sobrang baba ng yen. So sari-saring reaction, sari-saring video, may mga nainis, may mga naawa, may mga gustong mag pabot ng tulong. So ako bilang isang construction worker dito sa Japan, so bago ako mag-react doon sa video na yon, so ang mga di pa nakakapanood at sa mga nakapanood na, may mga nagsabi na ito ay scripted, ito ay for content lang. So bago natin yan sagutin, panoorin mo natin yung videos, no? Kasama ko, ah. Oh, kanta! Ano naman ang ulam mo? So kung makikita nyo sa videos, guys, so, kung makikita nyo mga kayuri sa video, bale, hindi siya sumabay doon sa mga kasamahan niya sa trabaho na kumain. So, nag-iba siya ng pwesto doon sa sulok kasi nahihiya siya siguro sa kanyang baon. So panoorin natin ulit. Ito, itlog. Itlog at saka itong ano. Saan na? Ayan. Huwag na, okay na. Kung makikita nyo guys sa video, ayan. Kinain ko kayo ng umaga eh. Kalahating itlog at siguro may tatlong pirasong dilis. Huwag na, okay na. Pero yung kanina, alos mapupuno yung baonan eh, no? Sabi, ulangin pa. Ito. Grabe, katipid mo eh. Hindi pa kasi yung ano. Bumaba kasi yung yen kasi. Yung isang lapad na alawan sa isang buwan, hindi pala kasi dyan. Isang lapad daw yung budget niya kasi ngayon. So, hindi daw kasi sa isang buwan, yung isang lapad. Well, isang lapad guys, kahit hindi mababa yung palitan dito sa Japan, sa akin hindi sapat yung isang lapad na yan. Bigas pa lang, nasa 1.4 na. Isang ano lang yan, ah, yung 5 kilong bigas, 1.4. Sabi natin pinakamura 1.4 plus yung 5 kilong bigas na yan, good for 15 days lang yan sa akin. So in 1 month, yung bigas na yan is dalawang pirasong, so bali 10 kilo in 1 month. So papatak na agad na ng 3,000 yung bigas pa lang yon. Wala pa yan yung pangkonsumo mo sa mga pangsahog mo sa mga ulam, di ba? So para sa akin, hindi talaga sapat yung isang lapad na yan. Kasali yung budget ko talaga, dalawang lapad hanggang 3 lapad talaga yung budget ko sa isang buwan. Kasama na dyan yung, syempre umiinom din tayo ng alak, kasama na talaga yung sa budget ko. Siguro baka talagang may pinagdadaanan siyang mabigat na bayarin o kaya ano. So bago yan, tapusin muna natin yung videos. Hindi pa kasi yung ano, bumaba kasi yung yen kasi, yung isang lapad na alawan sa isang buwan, hindi pala kasi dyan. Ito na, ito lang sila, malayo pang sahod. Tapos wala naman akong ulam. Ito sa akin, okay na to. Sige lang, kain lang kayo doon. So ayun. So nung napanood po yung video, hindi ko siya ginawang negative. After ko mapanood yung videos, tininang ko yung mga comment section. So sari-saring komento na ang nabasa ko, merong mga negative, merong mga nainis,
merong mga naawa, merong mga gustong magpaabot ng tulong, meron din mga nagdepensa doon sa nag-upload ng videos. So siya nga pala si Ronnie Laurieto, isa ka-workmate ko siya, no? Sa mga dinakakala, same kami ng company. So ayun, may mga nagsabi na this is for content purposes lang. Well, unang-una, bago natin husgahan yung tao yun sa mga nag-negative, base sa aking reaction dun sa nagsabi na for content lang, well, sa pansin ko naman talaga na isa for content lang talaga. Kasi unang-una, sinabi niya din dun sa videos na, di ba, umiwilay siya kasi nahihiya siya dun sa mga kasamahan niya na sumabay kumain kasi nga yung ulam niya. Well, kung masasabi ko is that is for content purposes lang din talaga. Unang-una, bakit? Kasi unang-una, yung kaibigan ko na yun is vlogger din yan eh. Nagbablog din talaga yan. Pangalawa, it's di ba sabi niya nahihiya siya doon sa mga kasama niya sa mabay? So kung nahihiya talaga siya doon sa mga kasama niya sa mga kasamahan niya doon na sumabay sa ano, kasi baka makita yung ulam niya. So bakit niya pa i-upload yung videos niya in social media, na which is marami talagang magiging magre-react, di ba? So it means it's for content purposes only. But anyway, it's for content purposes man o hindi, magandang videos to, no? Magandang video to para pumukaw doon sa mga pamilya nating mga OFW na nasa Pilipinas ngayon, na mga na sana magsilbing salamin to, or sana pumukaw sa kanilang damdamin, na sa kanilang kaisipan na hindi talaga madali yung trabaho dito sa Japan. Kasi kahit for content purposes man yung vlog na yon, sa in real life meron talagang mga kapwa nating OFW na nakaka-experience nun. Sa totoo lang, ako hindi naman ako umabot sa puntong ganun yung ulam ko dahil lang sa pagtitipid ko. Kasi sabi nga ng ibang nag-comment, tipirin mo na yung pagbibili ng gamit, wag lang sa pagkain. Totoo naman talaga yun. Kasi unang-una, kailangan natin ng lakas. Kasi unang-una, ang trabaho natin dito sa Japan, mentally, physically, kailangan talaga both, ano yan, active talaga, no? Malakas na pangangatawan, syempre, presence of mind, ba? Lalo kapag nasa trabaho ka, lalong-lalong delikadong trabaho. So kailangan talaga kumain ng masasarap, no? So pero yung iba naman nainis kasi ginagawa lang daw, nagpapaawa, hindi naman daw talaga totoong nai-experience yan dito sa Japan, at mali daw talaga yung mindset nung kawork ko na si Laurito. So mali daw yung ginagawa. So well, okay, magalala, malakas yung tao na yon. Gawin natin tong salamin, or gawin natin tong way para umukaw sa mga pamilya natin na nasa Pilipinas, lalong-lalo na sa mga kapwa ko OFW na nakaka-experience ng yung tipong kukumustahin ka lang ng pamilya mo kapag malapit na yung katapusan, kapag kailangan ng pera, kapag may emergency. Pero kapag mga normal days na ano, kumusta ka, di ka malang kumustahin. So maraming nakaka-experience ng ganyan. So yan, ipakita nyo yan sa sa pamilya nyo, no? Sana so doon naman. Pero ang nakakatuwa kasi, di ba, maraming kapwa din Pilipino na handang tumulong, hinihingi yung address ng tao na yon, na kung pwede ibigay, kasi padadalhan ng pagkain. So gusto mong magpaabot ng tulong, which is isa sa mga magandang katangian ng nating kapwa Pilipino, kung nagdadamay at nagtutulungan, maraming naawa. So dun sa mga naiinis, huwag na lang kayong mainis, kasi yung mga naka-experience dito sa Japan na sinasabi nila na hindi naman talaga yun yung katotohanan na buhay dito sa Japan,
ang totoo naman talaga, kayang-kaya naman dito mag-ulam ng kahit na masarap. Depende lang sa kung paano mo iba-budget yung pera dito sa Japan, no? So, totoo naman. Si may nakita nga akong vlog ni Idol Kajutay, no? So, ayan. Si Kajutay yung kumakain ng dilis talaga. So, nakakatawa. So, hindi lang siya yung gumagawa ng content na ganun. Yung marami naman na vlogger. So, sa mga naiinis dyan, siguro, gawin na lang natin itong positive result para doon sa mga nakakaranas ng hindi maganda sa pamilya ng mga kapanat ng OFW na ayon kapag mag-message lang kapag may kailangan ng pera. So ganun na lang gawin natin. Yun lang yung ano ko. So hindi lang naman siya yung nag-upload ng ganung klaseng mga content. Andyan din si Idol na Kajutay, yung palagi nilang itlog yung ulam. Pero nakakatawa talaga yun, no? So ayun, siguro yung content purposes nila isa sana makapukaw ng mga damdamin ng pamilya natin diyan or ng pamilya ng mga kapwa natin OFW na sana bigyan nila ng halaga or gamitin nila sa makabuluhan yung mga perang pinapadala natin kasi galing yan sa pinaghirapan natin dito bilang isang OFW kahit hindi man sa Japan sa maging sa ibang bansa man. So yun yung parang pinakang content purposes nun na sana pumukaw yon sa mga damdamin, sa mga kaisipan, sa mga mindset, no? Mabago ang mga mindset ng ating mga pamilya na umaasa sa mga padala nating OFW. Ayan, may tumawag pa. So, wag natin patagalin kasi maggagabi na. So, yun, yung pinakang komento ko talaga doon, well, maybe it's scripted talaga yon. Kasi unang-una, vlogger naman yung tao eh. Ganun naman yung social media ngayon, di ba? Ganun naman yung nasa panahon tayo ng ganun lahat. Ang iba, scripted. Pero, in good purposes naman. So, scripted man o hindi, or sinadya man o hindi, sana yung magsilbi itong salamin or pumukaw to sa mga damdamin ng mga pamilya ng kapwa ko OFW na sana yung perang pinapadala natin na galing mismo sa pinaghirapan natin, pawis, dugot pawis natin ng tinaya, sana bigyan nila ng halaga or gastusin nila sa makabuluhan. O, huwag nilang sayangin yung mga perang pinapadala natin at gamitin nila sa tama. Scripted man yun o hindi, may mga OFW talaga nakaka-experience ng ganung klaseng sitwasyon. Baka mas malala pa dun eh. Yung iba nga, baka asin na lang kinakain eh. Pero syempre, hindi naman siguro. Sana hindi naman mangyari yun. Ayan, maraming salamat mga kayori. So magagapin na. So di natin ito patatagalin. So ayan, sa mga bago po sa akin channel, so don't forget na mag-subscribe at hit yung bell notification para lagi kayong updated sa mga susunod kong vlog. So ayan, sa mga gusto mag-apply ng construction worker, meron pa kong mga vlog kung anong agency na hiring dyan at kung paano mag-apply step by step. So meron din akong mga tips sa mga nag-a-apply sa Japan, yung mga malapit na mag-undergo ng interview. So panoorin niyo po yung aking mga vlogs na sana makatulong sa inyo. So ayun. So hanggang dito po muna lang naman tayo mga kayo. Sana yung magkita-kita po tayong muli sa susunod kong vlog. So ja, matane. Bye-bye.